Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Tingin natin ang mga katabi ng good morning. Yan, good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Halos isang linggo na po nating pinagninilayan ang kabanatang ito ni San Mateo. Yung kabanata ng pagsusugo ng Panginoon. Sabi po natin nung nakaraang araw, ang pagsusugo, ang dalawa lang ang dala ng mga apostol na sinugo. Yung power at yung mission. Kahapon po, ang pagninilay ni Reverend Prince ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ugnayan sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay kung pinapapasok mo si Kristo sa iyong puso. Sa araw pong ito, ang gusto ko pong pagnilayan natin ay yung kasiguraduhan ng presensya ng Diyos na sumasa mga apostol, na sumasa mga sinugo, na nanduroon sa mga inihahayo, the assurance of God's presence in the apostles, sa mga apostol, sa mga sinugo, sa mga inihayo. Sapagkat alam ng Panginoon na lahat ng mga mangyayari sa mga apostol ay mangyayari sa kanyang una. Uusigin kayo, itatakwil kayo, papahirapan kayo. In some parts of the gospel, sasabihin pa ng Panginoon, ang ilan sa inyo'y papatayin, ang ilan sa inyo'y papahirapan. Pero huwag kayong mag-alala, sapagkat sa lahat ng ito, ako'y inyong kasama. Ito po yung pinanghahawakan ng bawat apostol at ng bawat isinugo ng Panginoon. Sapagkat hindi ipinangako ng Panginoon ang isang magaang pagsunod. Hindi ipinangako ng Panginoon ang isang walang problemang pagsunod. Sa katotohanan, kung atin pong pagninilayan, ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa daan ni Kristo. And what is that way of Jesus? The way of the cross. Our journeys will be full of crosses. Pero huwag mag-alala, sapagkat sa lahat ng ito, ako'y inyong kasama. Ito po ang ipinapahiwatig sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang lahat ng mga nananatiling tapat, ano ang sabi ng unang pagbasa? Mamumukadkad na parang bulaklak. Ang lahat ng mga nananatiling tapat, ano ang sabi ng unang pagbasa? Mamumunga, hahalimuyak. Why? Because it is Jesus who will take care of you. It is Jesus who will be with you in every problem that you are facing right now. In every trial that you are undergoing right now. In every renewal and renovation that you are having right now. Yun pong mga pinagdadaanan ninyo, napagdaanan na yan ng mga alagad. At napagdaanan na yan ni Kristo. Yun pong mga pinagdaraanan ninyo, napagtagumpayan na yan ng mga alagad. At napagtagumpayan na yan ni Kristo. Yun pong mga kinakaharap ninyo, napagdaanan na yan ng mga alagad. At napagtagumpayan na yan ni Kristo. Mga kapatid, ito po ang pangako ng pagsusugo. The assurance of God's presence, na inihahayo tayo, na inihahayo kayo, hindi nang walang pakialam ang Panginoon. Hindi po. Inihahayo tayo, isinusugo tayo, nakasama natin ang ating Panginoon. Kung ano man yan, paglalabanan mo yan,
sasabayan mo yan. Sabi nung isang pare, kung ang Diyos ang panig sa atin, sabi rin ng Bible, sino ba ang laban sa atin? Kung ang Diyos ang kasama mo sa buhay mo, sino ba ang makapagpapabagsak sa'yo? Problema. Mas malaki ang Diyos kumpara sa mga problema. Krus, na pagtagumpayan na yan ng ating Panginoon. Mga daladala, pagsubok. Kayang-kaya mo yan sa tulong at awa ng Diyos.